Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, 5 ang kumpirmadong patay habang 5 iba pang sugatan sa banggaan ng tren at pampasaherong bus sa Slovakia. Ayon sa report, patungo sa ng Hungary ang international train ang mangyari ang disgrasya. Nakuna ng paglikas sa mga pasahero habang patuloy na lumiliyab ang passenger train. Nagpaabot na ng pakikiramay ang ilang opisyal ng Slovakian government sa mga kaanak ng biktima. Siniguro nilang patuloy na tutulungan ang mga ito. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Slovakian authorities sa pinagmulan ng malagim na trahedya. Inako naman ng militanteng grupong Houthi ang magkahiwalay na pag-atake sa Red Sea at pantalang sakop ng Israel. Pinaulanan ng grupo ng military drone at missiles ang Seajoy vessel at sinundan pa nga ng pag-atake sa Haifa port. Ayon sa report, may karagang pampasabog ang inasinta nilang vessel sa port ng Israel. Bahagi yan ng joint military operation ng Israel sa Islamic Resistance sa Iraq. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga nasawi o nasaktan sa panibagong pag-atake ng Houthi. Na-recover naman ang mga otoridad ang hindi bababa sa 10,000 sa isang landfill sa Croatia. Ayon sa report, pawang mga biktima ng digmaan ang nadiskubring mga bangkay. Posibleng ang mga natagpuang patay ay mula sa nangyaring digmaan ng bansang Yugoslavia para sa kalayaan ng Croatia noong taong 1991 hanggang 1995. Halos 1,800 pa rin ang patuloy na hinahanap ngayon ng Croatian government. Isa sa ilalim sa DNA analysis ang nakuwang mga labi para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Simula nang pumutok ang digmaan ng magkabilang bansa, umabot na sa 150 mass graves ang nadiskubre. Patay naman ang isang turista matapos mahulog sa bangin sa Greece. Si 77-anyos na German national ang nasawi sa isla ng Crete. Nauna na rin may napaulat na nasawing turista sa Greece, bunsod naman ng matinding init ng panahon. Sa huling tala, umabot na sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dulot ng sumisipang temperatura sa Greece. Samantala, nilamon ng dambuhalang sinkhole ang bahagi ng soccer field sa Chicago, Illinois sa Amerika. Bago yan, nakuhanan nga sa CCTV ang aktual na video ng paglamo ng sinkhole. Aabot sa 30 metro ang lapad ng naitalang butas at may lalim na 30 talampakan. Maswerte namang walang naglalaro sa lugar nang mangyari aksidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.